medyo nagmamadali ako. Magkalayo kami ha, tapos sasabi niya sa akin, uy, ang laki-laki mo. Kaya. Tapos tuloy-tuloy siya, sabi ko lang, tapos tuloy-tuloy pa siya. Tapos parang, sige po, gumagala na ako. Ang laki-laki mo, nakikita mo yan? Doon ako parang, nakikita mo yan? Yes, may salamin kami sa bahay. Hello, hello! Welcome back to Kuda Serye, kung saan tayo ay magkukwentuhan, magchichismisan, at magkukudaan lang. Yes, about life, adulting, career, love life, kaperahan, pop culture, kajologan, at kung ano-ano pa. Tawang-tawa! Yes, I'm Jess! And I'm Dustin! And we are your Kuda Serye host for this episode. Tawang-tawa ka lagi, ah! Naway magsabay. Hindi tayo magsasabay. Kamusta kayo lahat today, mga kakuda, mga kajasters, mga wow. Ano tawag mo nga sa mga ano, mga ka-legends? Ka-legends? Bilang legend, Dustin. So, ang tawag ko sa mga nakikinig sa akin ay mga legends. Hi, mga legends! Nairita ka? Kamusta ka naman, Jazz? Uy, ang ganda kaya. Very ano. Parang nakaka- very pang P-pop group. Yeah, so baka magalit sa akin yung mga P-pop group na. Kamusta ka naman, Jazz? Isang linggo tayong hindi nagkita. Nagkita, nag-usap? Oo. Two weeks ba? Parang mga 2 weeks, te. Almost. Nagpahinga tayo ng isang linggo. Okay naman ako. In general. Di, okay lang naman. May mga ganap. Wow! Sa gitna ng pandemya, may mga ganap ba? Dito magmumula kung bakit ito ang topic natin sa mga naganap sa akin, Jazz. Ah, totoo. Ikaw, te, excited kamusta ako, ka naman? Excited ako. Okay din naman. Okay lang. Walang nangyayari kasi syempre andito lang tayo sa bahay. As apartment lang ako lagi. Maghapon. Totoo. Diba? So, ako naman, te, parang after 7 months, lumabas ako, pumunta ako ng office. Ay, pumunta ka na ng office nyo. Pero hindi naman pumasok talaga. May kailangan lang akong kunin at pirmahan. Tapos, edi, pasok ako. Wow. Medyo yun. Cheque ba yan? Cheque? Hindi, laptop. Adam, may laptop ng issue sa'yo. Oo, gusto mo yun? Opo, hindi ba kailangan iwala? Charot. Ayun, so parang kailangan ko pumunta kasi hindi rin makukuha nung isang, nung isa yung ano, laptop niya kapag hindi ako pumunta. Mm-mm. So, parang nakakapanibago te pag lumabas-labas din, no? Yes, parang totoo. Hindi, sobra. Hindi na ako sanay makipag-socialize. Tapos, sa office. Paano ka pumunta? Paano ka pumunta ng office mo? Nag-commute ka? Carpool. Meron naman ako. Mahal pa naman ang carpool. No? Oo, te. Pero taga doon din naman yun sa office na, sa compound. Oo. Ayun, te. Parang kakapanibago makipag-socialize nga. At, yung setup sa office. Pero isang araw lang naman. At ito, nung isang araw na yun, nabasa mo ba yung post ko? Na mahaba? Oo. Hindi ako masyadong nagpo-post, pero parang na-jurist ako. Ito ba yun sa Instagram? Sa Facebook din. Hindi ko ata nakita ito sa Facebook. Pero baka pinost mo sa Instagram. Oo, nabasa mo, same lang yun. Mm-hmm. Kinross post ko lang. Oo. So dito nga, parang 'di ba, ang topic kasi natin, 'di gusto kong pag-usapan yung mga toxic Filipino cultures. Pero napag-usapan na natin 'to before yung topic na 'to, before nangyari 'to sa akin. Tapos parang dun ko na ano na ito din yung isa sa mga toxic Filipino culture na jurits din pa rin ako. Oo. Pero kasi pwedeng 'di ba ganun. Para sa 'yo hindi okay, pero yung iba chill lang eh, 'di ba? Pero sige, pag-usapan natin yung mga parang toxic para sa atin. Oh, yun naman. Na mga Filipino culture. Feeling ko marami pa rin naman natotoxican dito. Yun nga. Pero ito yung parang, sabi ko, ah, gusto ko talaga na itong pag-usapan kasi hindi lang naman ako yung no-off dito feeling ko. Yung, hindi, ayun nga, pumasok ko ng office, ganyan. Tapos parang, pauwi na ako, lang mamadali na ako, biglang may bumati sa akin na, hindi ko naman siya ka-close, ganyan. Pero, yan, office mate, ganyan. Saka hindi ako pumapasok, te. Wala pa ako masyadong kaklose sa office, gets? Oh, saka diba, parang for how many years, ilang taon kang wala sa, dahil sa bago mong office. Kakabalik mo lang eh. Oo, kakabalik mo lang eh.
Hindi ko sasabihin. Alam ko na yan. At saka hindi diba? Ko siya kaklose talaga. At kasi hindi ako pumapasok pa sa office talaga. Diba? Parang mga pang-apat na beses pa lang ata ko. Tapos yun, so medyo nagmamadili ako. Magkalayo kami ha, tapos sasabi niya sa akin, uy, ang laki-laki mo. Kaya. Tapos tuloy-tuloy siya, sabi ko lang, tapos tuloy-tuloy pa siya. Tapos parang, sige po, gumagalaw na ako. Ang laki-laki mo, nakikita mo yan? Doon ako parang, nakikita mo yan? Yes, may salamin kami sa bahay. Hindi, yung parang hindi na ako na, alam mo yun yung mga gusto kong sabihin. Ganun yung pagkasabi niya, na ang laki-laki mo, nakikita mo yan? Oh, nakikita mo yan? Grabe, hindi ka naman ganyan dati. Ano yan, matanda na? Yung mga tita na nakakainis pag reunion din. Mga ganun. Tapos, hindi, grabe nakikita mo yan, ganyan. Sayang, ang ganda mo pa naman sana. Kailangan ko, parang, ikakatuwa ko ba yung sinabi niyang sayang, ang ganda mo pa naman sana. Tapos parang, alam mo yung ang dami mong gusto sabihin, pero umalis ka na lang kasi nga nagmamadali din ako noong time na yun. So, yun nga, ang mga pag-uusapan natin yung toxic Filipino cultures. Tapos sabi natin, think five tayo, di ba? Tapos ito yung unang-unang... feeling mo, toxic talaga for you. For me. At saka marami naman ako nababasa talaga na hindi na to maganda, lalo na ngayon na parang wag mo nga punahin yung physical attribute ng isang tao. Tapos nang hindi mo naman alam kung anong nangyari sa kanya. Kasi parang yun lagi yung pambati... sa mga reunion, sa pag nagkikita, yun lagi yung pambati ng mga tao. Na, huy, ang taba mo, ang payat mo. Pero, ayun nga, may mga no-off talaga, may mga hindi naman. Pero, ayun, careful lang tayo sa magsabi ng about physical talaga. Kasi, siguro kaya ako na-off noon dahil hindi una, hindi kami close. Bali kung ka-close ko, kahit ikaw sabihin mo sa akin, te, na ang taba mo ngayon, parang te, oo nga, iba eh, pagka-close mo eh. Pero yung hindi naman tayo close, te, saka hindi mo alam yung pinagdadaanan ko, yung nahihirapan ako mag-workout ulit, parang hindi kasi ako feeling good mentally, parang ganun. Tapos, nagtatry ka naman. Saka te, parang maghapon ako dun sa, hindi ko kasi siya ka-division. Eh, maghapon naman kaming magkakasama ng mga office mate ko doon. Eh, yung mga kasama ko talaga sa work. Wala man lang pumansin sa akin na... Sa paglaki mo? Oo. Saka pa... Oh, no? Feeling ko nasa tao rin kasi yun. Oo. So, yun ako, thing... Oo. Ako ikaw. Kasi ano ko dyan, parang guilty talaga ako dyan. Kasi yun yung mga... Ayun ko, yung mga... Kakilala ko siguro at medyo ka-close ko. Ganun ko sila binabati. Uy, parang medyo tumaba tayo. Parang ganun. Ay, ako ganun. Kasi mapanlait din naman talaga ako. Or ganun. Or basta parang ganun. Ewan pero ko, feeling ko ka-close mo kasi. Pero hindi mo yun magagawa sa hindi mo ka-close eh. Oo, totoo naman. Totoo. Hindi mo siya magagawa dun sa hindi ko siya kayang gawin sa taong ano. Hindi, parang wala naman kaming connection. Na parang, tumaba ka kagad. Parang ano, di ba? Oo. Kasi alam mong, medyo nakaka-offend naman din dun. Para dun sa iba. Kasi nga, wala. Kung baka para sa kanya, hindi maganda. Dun sa taong sasabihan mo nun, hindi maganda yung dating eh. May mga tao naman kasi na accepted nila na, tumaba ako. Pero sabi paano dun sa mga taong hindi? Di ba? Unless nga daw na ikaw mag-open, huy, tumaba ba ako? Okay, tumaba. Parang tinanong mo eh. Parang unless nga na ikaw yung nag-open ng topic na kung tumaba ka o pumayat ka. Kasi yun nga, hindi natin... Parang ako naman, sanay as a mataba naman ever since, parang sanay ako na niloloko niyo ako na mataba. Pero pag yung mga galing sa hindi mo naman ka-close at ikaw din nagsastruggling inside, siguro dahil nga... Ayun, ewan ko kung sensitive. Or parang nanibago lang ako sa laba, sa ano... sa outside world na may mga tao ka nang makakasalamuha. Parang maigi pa nga na ata na sa bahay na wala ka na mimit na mga ganun. Yun din. Saka parang meron nga ako nabasa. Nabanggit na rin to sa episode ni Kring eh. Na mini Kring about self-love, ganyan, body positivity. Pag may na-meet ka daw na someone, ang punahin mo daw sa kanya ay yung mababago niya within 30 seconds. Kunyari, uy, ang magulo yung buhok mo. Uy, may dumi ka dito. Yung kaya niyang baguhin, kasi hindi niya yun alam. Pero huwag ka daw magsasabi ng mga hindi niya mababago sa sarili niya within 30 seconds. Like, uy, pilay ka. Uy, ang taba mo. Uy, ang payat mo. Kasi aware siya doon. Paano kung ano? Hindi mo kailangang i-ano sa kanya. Paano kung patanong sa'yo sinabi? Uy, parang, uy, Jazz, parang tumaba ka ata. Ma-offend ka? Feeling ko depende sa tao. Depende sa tao. Pagka-close ko siguro, oo nga, te, okay. Oo.
Kasi iba siguro, yung, oo. Iba rin yung parang mag-sabi, ang taba mo eh. Di ba? Iba, ang taba mo na. Parang iba yung sa, uy, parang tumaba ka. Medyo oo, magkaiba medyo, pa rin siya, no? Minsan nasa delivery din, te. Oo, no? Nasa delivery. Oo, nasa delivery din. Pero, yung nung, kailan ba yun? Isang araw talaga parang, hindi tayo close. Parang, ang laki-laki mo! Balik yung tita ko siya talaga na, oo, tita kayo din. Ang laki-laki mo. Te, ganda ka. Balik ko din kung ang ganda niya. So, yun, te. Ako, kung may, sabi nga namin dito sa episode na to, magbibigay kami ng take five. So, yun yung una ko. Una mo. Na parang giving unsolicited comments na pertaining to physical attribute ng isang tao. Ano yun? Ako, very guilty ako dun talaga. Oo, te. Yun da, feeling ko dapat talaga careful na rin tayo. Ako, dati ganyan din ako, pero nung nag-mature ako, sabi ko, may, yung parang kupal ka nga masyado. Pero, hindi, ang dami ko na din, kasi ako din mismo, parang nasasaktan ka. So, dapat din, ilagay mo yung sarili mo dun sa position ng mga ibang tao. Yes. Or pwede rin naman, na parang, try talaga na, kung curious ka siguro dun sa paglaki ng isang tao, wag mo naman simulan dun, or sa basta sa physical na pagbabago, wag mo agad simulan dun. Mm-mm. Pwede naman kamustahin mo muna, tapos magpainit muna kayo ng kwentuhan nyo, tapos saka mo itanong. Oo, saka yun ang hilig kasi natin na yun agad na. Oo, pambungan. Siguro toxic yun agad. Eh, ngayon na tayo. Parang malayo pa lang. Te, ang taba muna. Oo. Pero, ayun nga, depende talaga sa closeness kasi kung tayo, carry lang. Uh-oh. Eh. Depende siguro sa closeness, saka depende rin dun sa mood lugar ng tao. Oo, yun. Sa mood. Nung araw na yun. At saka siguro sa lugar, siguro kaya ako na-off nun, terinig ng sambayan ng ka-opisina na nandun siya sa kabilang side. Dati na nung mo. Opo, ang laki ko ngayon. Dati na nung, baka tita, baka gustong speaker natin kaya para malaw ng buong compound. Ayun, madalas talaga yan sa mga reunion. Di ba, ang dami ng video kung paano mo sasagutin yan. So, ikaw naman. Reunion. Medyo napahaba tayo dito. Doon na ako nga sa katabaan mo. Joke lang. Okay, mga ganyan. Hindi, sa akin, siguro isa sa pinaka, hindi ko malilimutan na Filipino culture. Ako kasi very, gentleman naman ako sa babae talaga. Kasi parang na-instill sa atin talaga yun na yung babae dapat kunwari pinapauna, pinapaupo, ganyan. Pero may isang instance kasi talaga sa nung nagtatrabaho na ako na, di ba, pagod na pagod ka tapos siksikan sa bus. May isang instance doon, galing ata ako ng MOA. Oh, MOA na bus yan. Tapos sa Makati ako bababa. So, pagsakay ko ng bus, medyo puno na, nakaupo pa rin ako. Tapos, may isang ate na siguro namili siya sa MOA, bagong dami niyang pinamili kasi I think Christmas na noon eh. Tapos, parang edi, pagod din ako kasi may ginawa rin ako ng araw na yon. Tapos, nagpaparinig talaga siya sa akin. Kasi nasa tapat ko siya na parang iba na talaga yung ngayon. Iba na talaga yung sitwasyon ngayon, no? Mga lalaki na yung nakaupo, ganyan-ganyan. Tapos ako talaga, parang, hindi kita papansinin kasi pagod ako. Parang, pero all throughout the journey, nagsasalita siya, oo. Nagpaparinig siya kasi hindi lang naman din siguro ako yung lalaki na nakaupo. Meron pang iba. Siksikan eh. So, pag may bumababa, may mga nauuna din sa kanya. Tapos siya, hirap na hirap siya kasi ang dami niyang dala, ang dami niyang bit-bit. So ako, pwede naman, parang pwede naman na ibaba niya yung mga gamit niya, ganun. Pero that time, hindi ko talaga kaya na magpaupo ng babae. Kaya ko kung lola siguro yan or may kapansanan, papaupuin kita. Pero kung able ka naman, ka, normal, as in, wala namang depekto sa'yo, hindi ka naman matanda. Pares lang tayong pagod, pares lang tayong gusto nating ng maayos na biyahe, ng makakapagpahinga. Pero dahil sa ginagawa mo, hindi ako makapagpahinga. Kasi ang ingay, tapos parang hindi ako nagigilty, mas naiinis ako na parang sobrang Balik, parang maigi pa yung ikaw yung magkukusa eh, no? Oo, kasi parang naging nangyari na rin, since culture natin siya, yung ibang girls siguro, sila samantala. Tapos feeling nila entitled na sila. Diba? Ako din, ang sa akin, agree ako dyan. Ang sa akin lang, di
Alam una, alam mo naman na puno yung bus. Yes, oo. Bakit ka pa nagpumilit magsisiksik dyan? Mm-hmm. Diba? E di, maghintay ka ng bus na kung saan ka makakaupo. Pero don't expect na yung mga lalaki na pagod din nung araw na yon, na may ginawa rin yun nung araw na yun, ay ibibigay yung upuan para sa'yo. Para lang sabihin mo na gentleman, dapat kami. Yes. Diba? Mm-hmm. Yun, ako yun yung commuter, nung mga bagong commuter din ako, ganyan ako, na parang, oh, walang nagpapao. Pero choice mo yun eh, choice ka na sumba kayo ng nakatayo. Tapos, yun nga, hindi mo rin alam, yun talaga, parang it all boils down to, hindi mo alam yung nangyari doon sa isang tao. Parang, totoo. No? Napagod na, gets ko yun, na parang dapat nga daw, hindi yun nare-require na basta babae pa uupuin. Totoo. Eh, choice mo yun eh. Toxic nga yun. Toxic talaga, as in, toxic yung feeling, toxic yung ano. Kasi syempre parang nagpaparinig siya na parang pati yung ibang tao, syempre yung iba kasi naiimpluwensyahan na parang syempre iba na rin yung tingin ng tao, ng ibang tao sa iyo. Pero sa akin lang, pakialis kasi pagod ako eh. Gusto kong umupo eh. Nauna ako sa iyo eh. Ganun lang. Yun, yun yung isa sa pinaka toxic siguro na. Kasi until sinabi now, sinabi mo na agad yung pinaka mo. Ay, hindi pinaka. Hindi pa yun. Isa lang siya sa pinaka. Parang di mo malilimutan na toxic Filipino culture. Yun. Yung parang yung nagka-cry ka for equality pero hindi mo naman din mabigay yun. No, parang ayun, gets ko naman. Gets ko yung yes. Ano na yun. Yung ano na yun. Ako naman tayo yung next ko. Sobrang common ito. Pero big deal to sa akin talaga yung Filipino time. Filipino time. As a person, kilala mo ko, I'm always on time. Yes. Tayo laging minsan ang aga ko pa. Tapos parang nababastosan talaga ako pag yung nalilate or magsisinungaling pa. Parang sabihin mo outright, uy, malilate ako. Pero pag sinabing 9 a.m. ang usapan, 8:40 na dyan na ako. Hindi ko alam. Ito pala, na, nung iniisip ko to, sabi ko, ito yung pinaka-root kung bakit sobrang ano ako sa time. Nung grade 6 kasi ako, pansin ko kasi sinamama. Ba't ka naiyak, te? Hindi, natatawa. Hindi, si mama kasi, feeling ko si mama pa huli-huli, ganun, lagi kami nalilate. Tapos nung grade 6, may field trip. Tapos si mama, hindi agad ako ginising, tapos pabagal-bagal lang kilos, ganyan. Tapos pagdating dun sa mga bus, edi sasakay ng bus. Di ba pag field trip, big deal sa'yo yun as a bata? Na as a bata. Hindi ka dapat malilate. Di ba hindi nga tayo nakakatulog pag may field trip? Ako'y late na dumating. Tapos, bakit kasi naman hindi ka nagising? Ay, mama mo hindi, yung late nagising. Hindi, ang bagal ng kilos. Na parang mamadali na ako, tapos siya i-chill-chillan, gano'n. Medyo gano'n sila dito sa bahay. Yung parang na inaalis na makakaalis. Para kaya ayoko nung gano'n eh. So, eto, edi late na ganyan. Tapos, edi sasakay na ng bus. Yung nagpunuan na yung bus na dapat nandun ako, yung mga klasiko nandun. Tapos, parang ako'y napahiya. Basta feeling ko napahiya ako nung bata ako, grade 6. Tapos parang doon lang ulit ako sumama ng field trip, ganyan. Tapos napalipat ako ng bus. Parang naging trauma sa akin yun na dapat lagi akong maaga. So, yun, feeling ko doon nag-root yung lagi akong maaga. Gusto, ayoko mahuhuli, ganyan. So, ayun, yung natotoxican pa rin ako doon sa mga laging late, kahit sa mga meeting, sa mga pag-feet na ng mga friends. Nako. Parang sabihin mo outright, so mag-a-adjust tayo. In fairness naman sa ating magkakaibigan, wala masyadong, merong konti. Sino? Pero, si Melba? Si Melba. Pero hindi naman sobra. Oh, hindi sobra. Parang sasabihin, te, malilate ako. Oo. Pero ako din, same tayo, ayoko nang nalilate. Oo, maanta tayo lagi, no? Ayoko nang main, yung kumbaga, ayoko nagiging istorbo sa ibang tao. Yes, yun talaga. Diba? Yung mga, di ba, yung mga meetings sa mga companies, yan yung ayoko din. Na-experience ko yun na dati parang, kunwari, gantong oras, minsan isang oras, dalawang oras, ano walang gagawin, walang ibang gagawin. Mm-hmm. Di ba? Yung respect mo talaga din. Respect mo sa isang tao. Yung ngayon parang natutunan ko talaga, ever since college or high school pa lang, na kailangan mo respetuhin yung oras ng ibang tao. Kasi yung bawat minuto na yan, may mga bagay na sila na pwedeng nagawa. Mm-hmm. Diba? Ikaw din, meron ka nang nagawa. So, huwag niyong sayangin yung oras ng isa't isa. Grabe yung Filipino time mo. Grabe yung Filipino time. Oo, tapos ang nakakatawa dun, kasi parang minsan nanonormalize. Yes. Kasi Filipino time kasi, hindi ganun. Mm-mm. Diba?
yan, kapag may mga event, kunwari lalo na, yan sa mga politiko po, diba, wag po nating i-practice ang Filipino time. Na-experience ko yan before, eh, na parang kapag may mga officials, mga matataas na officials. Oo, na sila yung pahuli-huli. Oo, tapos parang sobrang tagal talaga mag-start. Pero sana, wag nating i-normalize yung ganun. Kasi, di ba, sayang yung oras nyo, sayang yung oras din ng mga tao. Ng mga taong makakasama mo. Di ba? Toxic talaga yung Filipino time na ayaw ko rin siyang irara. Yung parang minsan irarason, yun nga, irarason na yung Filipino time. Parang tayo mag-settle na ganun tayo. Hindi ko guess, bakit mo yung irarason yun? At saka, proud ka ba doon? Proud ka ba na ang ibig sabihin ng Filipino time ay laging late? Yes, no? Laging late. Totoo. Kahit sa office, parang napakabira kong malate. Mm-hmm. Sobra. Ayun na, nakakahiya talaga siya. Nakakahiya kasi malate. Yun, te, yun yung pangalawa ko. Ikaw, ano yung pangalawa mo? Ako, yung pangalawa ko siguro. Nalista mo ba yung Filipino time? Hindi. Hindi ko siya nalista. Siguro, eto, medyo mababaw lang. Yung ano, kukunin kang ninong at ninang ng mga taong minsan ay hindi mo naman kakilala. Tapos maiimbitahan ka sa binyagan, sa birthday yan. Pagdating mo dun ay hindi mo alam kung saan ka lulugar. Totoo. Ewan ko, toxic siya kasi parang, di ba, parang pag ninong at ninang mo kasi parang, sabi nga nila yun, second parent mo yan, di ba? Parang ganun. So parang, napagka-close mo. Ang hirap pag wala kayong connection mismo, yung parents pa lang nung bata, parang wala na kayong connection. Ang hirap, di ba? At syempre, ang rason bakit? Kasi yung parang ang toxic ng rason na kaya ka kinuha kasi marami malaki ka daw pera. Magbigay. Ay, maganda yung trabaho na to, kunin nating ninang. Ayan si Jess, kunin nating ninang yan kasi sa Pasko, pumunta tayo dyan. Teo, gets. Ako kaya, 20 plus, hindi ko na maalala. 30 na ata inaanak ko. Kasi lalo na nung naging SK ako, te. Parang, uy, SK yan, kunin na yan. Yun nga, tapos hindi mo close. Tapos pag Pasko lang nagpaparamdam. Totoo, di ba? Pasko. Di man, minsan nakakasalubong mo, hindi man lang magmamano sa'yo. Magmamano sa'yo. Parang ngayon nga lang natin din nararanasan yung, ngayong tumanda na tayo, na yung mga inaanak talaga natin ay anak na mga ka-close natin, yes, ng kamag-anak. Pero ang dami ko din ting mga kapitbahay, mga kung sino-sino, na si mama naman yung kakilala, ako yung kukunin. Tapos pagdating mo dun po, kakanta nga, wala ka man yung kakilala. Sa akin nga, parang sa akin nga, hindi ko alam eh. Parang habo lang talaga sa'yo yung ano. Sasabihin na lang sa akin ni nanay na, uy, inaanak mo sa yung ano, ni ganito. Ah, talaga? Sino yun? Dapat hindi ganun, no? Dapat talaga ka-close mo. As parents, ikaw, kailangan mo rin pumili ng ano, na mag-guide din. Yung gano'n. Parang, yun nga eh, kailangan mo ma-establish din nag-connection yung bata. Hindi lang, kumbaga, huwag natin tingnan yung ninong at ninang na magbibigay lang ng regalo pag Pasko. Magbibigay ng pera sa'yo pag Pasko, parang gano'n. Hindi naman kasi yun talaga yung main purpose ng mga ninong at ninang, di ba? Totoo. Totoo. Yun. Ikaw, next mo. Sige, ito, pangatlo na tayo, te. Para uh-huh. Alam mo lang. Medyo ano to, about din to sa mga social at saka mga busy-busy ganyan. Nadjujurits ako kapag ano, kunyari, may mga tao na parang ang goal lang nila pag may na-meet sila ay aalamin nila kung bading o hindi. O... totoo. Gets mo? Yung parang kunyari. Lalo na kapag walang jowa. Never pa nagka-jowa. Oo, parang guhusgahan mo na tomboy to, abadin to, o gay to, ganyan. Mm-mm. Ang natotoxic na ako minsan, kunyari kapag may mga gatherings, ganyan, tapos may dumating na tao, o pwedeng friend mo, pwedeng kakilala mo, pas pag alis, bading yun? Parang nainis ako dun. Parang, malay ko sa kanya. Saka parang, yun na yun agad. Kuwari may mapapanood sa TV. Medyo nainis kasi ako na isang araw. Nanonood sa TV, no? Di, ako ay SB19. Noon. Kaya pala. Hindi, pero... based on experience. Nakalista na siya sa akin, pero nangyari nung isang gabi. So, kaya, medyo, alam mo yung mga nilista ko, di ba 2 weeks ago natin, no, Finland? Mm-hmm. Nangyayari siya. Tapos, dinood-nood SB19. Ay, bading ba yan? Parang ganun. Parang,
Kailangan ba ang pag nakakita ka ng tao, i-judge mo siya kung bading ba siya o tomboy ba siya? Ganun. Bakit ang hiling natin mag-ganun? Kasi normally naman, kaya din nasasabi nila yun. Kasi parang meron din thinking na kunwari mukhang babae, mahaba yung buhok. Oo, stereotype. Skinny jeans, so on. Basta parang nagsasasayaw, nagkakakanta. Yun, masasabihin medyo agad malambot lang. Malambot, oo. Bading na yan. At saka parang kung ano man siya, hindi, kung bading man siya, hindi bading siya, pero ano ba sa'yo? Maapektuhan ka ba sa buhay mo kapag nalaman mo yung bisita nyo ay bading? Satisfaction ng chismis. No? Yun, yung medyo... Ano, parang sabi ko, normal siyang nangyayari pero ang toxic niya. Lalo na ngayon na parang may mga pinupush nga yung mga tao na about soji, mga LGBT. Mm-mm. Parang ang insensitive. Tapos sa sobrang dami na nga eh. Parang ang normal na niya na may mamimit kang mga LGBT. Tapos ganun pa rin. Yes, misa nga hindi mo naman masasabi talaga. So yun, naijujurit sa kono na parang ang lagi ang gagawin ng mga tao huhusgahan kung LGBT o hindi. So, tapos yun pa, yung parang siguro ano rin din na to yung ano, parang kunwari pag may bata or pero lang pag bata ka, tapos lampa ka, kunwari sa lalaki, lampa ka, mahina. Ay, bading yan, oo, bading yan, parang ganun. Tapos yun kasi parang in-equal parang ano ba tawag, in-equal natin sa kahinaan yung pagiging bading, parang ganun. Yung kasi naging parang ganun. Yun, naging portrayal sa mga bading noon. Tapos parang ngayon, hanggang ngayon, dala-dala ng karamihan. Lalo na ng mga boomers mga dyan. Sa, yung mga boomers din dyan sa paligid. Na parang ganun. Yung mga homo. Hindi naman din nila naiintindihan yung mga totoong nangyayari. Diba? So yun, ikaw, ano yung pang-third mo? Yung next ko siguro, medyo nahirapan ako. E di, kasi nung diniscuss mo sa akin yung topic, medyo nahirapan din talaga akong alamin kung ano siya. Kasi parang ang dami, ang lawak. So, nag-consult ako nga dun sa mga friends ko. So, hello sa mga friends ko. Mga dormmates ko dati sa LB. Sila Pep, sila Fred. Shout out. Marami. Sila Angelo. Shout out. Sabi nga lang shout out. Pero na-share nila, siguro isang toxic Filipino culture na hindi ko alam kung na-experience ng karamihan. Yung kunwari sa angkan, yung may nagawang mali yung, kunwari ikaw, may nagawang mali yung tito mo, or naharas ka ng tito mo, yung buong angka, yung parang pinagtatakpan nila yung tito mo, na parang, eh tito mo naman yan eh, parang ganun. Kunwari, naharas ka, pero parang, nagiging okay lang siya, sa paningin nila, kasi tito mo yan, parang ganun. Nakukuha mo? Okay, parang toxic in general yung pagiging strong ng family ties ng mga Pilipino. Hindi, yun nga. Kasi yung parang pinagtataktan mo yung maling ginawa ng mga kamag-anak mo. Mm-mm. Kasi bilang kamag-anak, lalo na kapag ka nagawa siya within the family. Kasi yun nga nakwento rin nung friend ko na parang, yun nga, karamihan, may mga harassment na nangyayari within the family. Pero hindi siya nabibigyan ng action. Kasi nga parang sasabihin sa'yo, ano, wala yun kasi tito mo naman yun. Diba? Tapos ako kaya minsan, ikaw pa yung mali na parang bakit ka kasi nakipaglaro doon, alam mo naman na gano'n. Victim blaming. Siguro yung one, yung isang ano, toxic talaga na Filipino culture. Not really yung sa family lang pala. Victim blaming. At saka yung diba? Strong family ties niya, yun nga te. Medyo toxic din siya. Yung, kasi parang, di ba yung Pilipinas, isa tayo doon sa parang... positive naman. May mga positive talaga yung pagiging... Lagi naman may pros and cons lahat. Oo, ng pagiging strong ng family. Pero minsan nga, nagiging toxic siya kapag may nangyayari na... Parang mapapansin mo yan sa mga politiko family, no? Na may ginawa na pagtatanggol, paggagawa ng paraan para hindi... Yes, totoo. Actually, hindi lang sa kanila. Even yung mga maliliit na pamilya. Kasi kunwari... Minsan gustong protektahan yung pangalan ng pamilya, yung nakakahiya, tayo-tayo nag-aaway-away, yung mga ganun. Gets ko yun. Yun. Very toxic siya kasi feeling ko ang daming mga nangyayari sa loob ng pamilya na hindi natin nabibigyan hindi natin na-address. And nagiging traumatic yun for yun, dun sa mga naka-experience ng mga action na yun. Saka parang
sabi nga nila, kuwari may mga toxic kang family members. Okay mm-hmm. lang na kung gusto mong alisin sila sa mga buhay nila yung mga toxic. Yes. Mga sa ganun, parang wag ka daw matakot na. Minsan nga mas okay pa yung relationship with mo with friends kaysa yung talaga mga kamag-anak mo talaga, 'di ba? Mm-hmm. Parang kunyari yung kanina pinag-usapan natin, 'di ba yung mga titang mga mahadera yung mga laging nagko-comment na ba't ganyan lang yung trabaho mo? Bakit ganyan ang, ba't ang taba mo? Di ba sila, kadalasan sa kanila nang gagaling yung mga ganong comments. Uh-uh. So, parang ikaw, hindi ka naman papatol kasi tita mo nga, kamag-anak mo nga. Yes. Totoo. Bawal. At ikay maliligwa. Hindi ka magalang. Bastos ka. Kapag ikaw ay sumagot. Totoo. So, yun. Toxic nga siya talaga. Very toxic. Yes. So, okay, ano yung pang-fourth mo? Ito, may... Hi, Kakuda. Ikaw ba ay magpapabudol sa Shopee? Kung magpapabudol ka sa Shopee, ay idamay mo na ako dyan. Alam nyo ba? Alam mo ba na ang Kuda Serye is now a sponsored podcast by Shopee? At kung ikaw nga ay magsha-shopping habang nakikinig nitong episode na to, i-click mo yung link ko. Nandyan sa description nakalagay podlink.co/6UX. Pag kinlik mo yan, mapapunta ka ng Shopee at ayan na, start mo na yung budol na yan. Mag-shopping ka na at para ako din ay makapag-shopping. Thank you Shopee for sponsoring this episode. Bye! So, okay, ano yung pang-fort mo? Ito, medyo talagang noon pa. Advocacy. Advocacy. Yung pagiging haters ng mga Pilipino sa local. Yes. Diba? Actually, nakalista rin yan sa akin. O, sige, ito. Medyo iiko tayo dito. Yun. Uh-oh. Feeling ko same tayo dun eh. Nang, sabi ko ka may isip po rito. Yung, diba, parang before nga nung bata tayo, may negative connotation yung local. Ay, local? Local? Pangit yan. Yes. Oo. Ay, tapos dun tayo, parang made in USA. Totoo. Ako na-experience ko nung bata ako kasi, di ba, kulari sa school, yung parang feeling ko, ang baba ko. Kasi para, kulari, pagkapasukan, may bago akong sapatos, pero hindi yan yung branded. Nabili lang yan sa binyan, parang ganun. Pero parang feeling ko, masaya ako na may bago akong sapatos, pero parang nahihiya ako. Kasi nga, parang, hindi branded. Parang may ganun, siguro colonial mentality din siya. Parang ganun. Na-instill kasi sa atin dati na ang maganda, imported. Ang maganda, yes, galing sa ibang bansa. Yes. Kasi yung paggawa dito yan, yung paggawa dito, ay, local, pangit yan. Totoo. In general, hindi lang sa gamit. Pati sa mga mapa artist, mapa industry, iba-ibang industry, music industry, show business, no? Parang pag, yun nga, pwede rin natin yun na pag local ang gusto mo, Pilipinong gusto mo, jolos ka, corny, baduy. Oo. So, bakit ganun? Walang class, parang ganun. Hindi ko rin gets. Bakit parang pag sa atin, pag Filipino made, kapag gawa dito, hindi maganda. Parang na-assume agad na ganun. So, ngayon nga medyo na rin siya, nababawasan. Parang, totoo. Parang iba na rin yung dating ngayon ng locally made products. Pero kasi parang bago naging ganun yun, parang ang nangyari muna is kailangan ma-recognize ka muna internationally. Bago ka ma-recognize locally. Gets mo? Ganun yung nangyayari. Charis Pempenko. Charis Pempenko. Iga-guess ka muna sa Ellen bago ka sumikat dito. SB19. 'Di ba? Even SB19 parang ganoon eh. Kailangan niyang mag-make waves sa international arena bago talaga siya na-appreciate dito locally. Ako ganoon, 'di ba? Pero parang katuloy, P-pop, marami namang P-pop na before pero hindi sila na-recognize kasi ang tingin sa kanila jologs kasi wala silang market sa labas. Pero ako najujurits din ako dun sa ayun, yung parang pag-inappreciate ng foreign. Minsan nga, porket in-appreciate ng foreign, hindi naman magaling. Dahil yes, in-appreciate doon, Ginesa Ellen, ay sikat na rin dito. Parang, totoo. Bakit yun lang ang nagiging basis? Ang daming magagaling na artist. Para sa akin, ang daming magagaling na artist na underrated. Kasi nga,
hindi nabibigyan ng pansin ng mga kapwa nila Pilipino. Not unless sumikat sila sa ibang bansa or may magawa silang something na labas sa Pilipinas. Mm-mm. Diba? May effect din siguro yung media. Diba? May gusto pa akong isama dito na pwedeng branch din itong yung pag-ano natin sa Pinoy. Yung Filipino baiting, yung mga bet na bet natin kapag mga YouTuber or vlogger magre-react sa mga Pinoy. Yes. Itatry ng mga Western yung ganito. Ewan ko, natutuwa ka ba doon? Hindi ako natutuwa. Parang, ayan. Hindi ako natutuwa sa reaction nila. Tapos, oy. Parang bakit pag sila ang nag-react sa atin, sila ang naka-appreciate iba. Pero yung mga yan, ang tagal na yan, hindi nyo na-appreciate. Nung in-appreciate lang nung mga kanong vlogger bet mo na. Saka lang, oo. Diba? Ginagamit din tayo para mapanood sila. Yes. Filipino baiting nga daw yung tawag doon. Kasi nga, parang sobrang, tayo nga yung isa sa pinang-addict sa internet. Mm-mm. So, yung mga vlogs nila na may mga reactions about us, sobrang libo-libo talaga yung nanonood. Mm-mm. Diba? Siguro, kadugtong din ito yung mga ano, yung mga pagka, yung tuwang-tuwa, proud na proud tayo kapag nalaman natin na may isang Pinoy, which is okay naman, tama naman, na parang, pero yun nga eh, parang nagiging proud ka lang kapag nandun na sila sa international scene. Yung kare, may Pinoy na kasama sa Spider-Man, parang ganun. May Pinoy na nakapasok sa America's Got Talent, sa American Idol. Diba? Kahit babahagya naman ang pagka-Pinoy. Tapos parang sila mismo hindi nila... percentage. Oo. Tapos sila mismo hindi naman nila nare-recognize na Pinoy sila, pero malaman mong Pinoy. Yes, we are truly proud. Parang uhaw tayo sa attention, parang ganun. Yes, oo. Na hindi muna natin i-appreciate kung sino ang nandito. Kailangan sa labas. Western ang din, culture parang din. Ang go big sa atin ay go big internationally. World stage, parang ganun. Yung nga, para sa akin yun, very applicable talaga sa mga artists na sobrang daming magagaling. Isa na dyan para sa akin si Clarice de Guzman. Sobrang galing niya, pero... As a Team diba? Sarah. As a Team Sarah. Hindi, pero parang naano ko sa kanya, super underrated. Pero parang sobrang galing niya. Pero since wala pa siyang napapatunayan sa international, ano, hindi talaga siya mabigyan ng spotlight. Parang ganun. Well, yun. Nasabi, nisiningit ko lang. Yung parang yun din, yung sa SB19 din, lagi na lang po kada episode may SB19. Yung, di ba, parang hindi sila na-appreciate agad kasi parang sinasabi na kinagaya daw yung K-pop. Mm-hmm. Pero P-pop talaga sila. Yung parang, ito na nga eh, parang lalaban na nga tayo as a P-pop. Parang marami na naman eh, before sila eh. Ngayon nga, dumami lalo. Pero hindi ina-appreciate eh, dahil nga may K-pop silang. Wala naman din akong ano sa K-pop. Parang, yung pagiging pop naman, yung sumasayo kumakanta, hindi lang naman Korea ang nagpasimula. Dati pa, di ba, may mga sex bomb girls, ano to, P-pop na yun. Actually, may mga launa na dati, di ba, may pop girls, Accelerate. Parang ang ginalingan lang talaga ng SB19 kasi nag-training sila sa ibig sabihin din magaling yung training ng Korean. Hindi minadali. Siguro kasi factor din eh nalaman na nag-train sa Korea or parang ganun Korean company nag-train. Factor din. Pero parang feeling ko kaya din naman talaga yung mangyari dito sa Pilipinas, 'di ba? Oo, tapos kung pag-i-investan, kasi sila, pinag-investan sila, tamutay, ang nag-invest pa sa kanila, ibang bansa. No? Totoo. Kasi ito pa, ang dami kong komento, kasi ito pa, dito kasi sa Pilipinas, sa show business, ang uunahin muna yung itsura mo, yung talent. Yes. Pero, sa kakagagawa ng group, sa kakaipapasok sa ganito, hindi yung talent, kasi SB90 talaga, talent muna. Talent. Ngayon, nag-glow up na lang talaga sila, pero, mga ordinaryong Pinoy talaga sila na, sorry, ako ipagpapatayan ko ang SB90. Yung pumasok sa isip ko naman, parang itsura muna bago talent is, go. Ano? Ako, wag na nga. Girl trends. Yung hindi magsabay-sabay. Saka yung sa PBB, parang, tapos ito din, kung ano yung sa PBB, ang gagawin muna, papasikatin muna sa PBB, saka pipiliting sumayaw sa ASAP kahit hindi naman marurunong. Tapos ito pa, last na nga, para dito sa Pilipino na ito na, masyado tayo sa Banyaga.
yung ang mga sumisikat ay kailangan may mga half-half. Yes. Half ganito, half ganyan. Bawal pure. Hindi naman bawal pure. Kaya piling-pili lang. Bet nila yung mga half ganyan. Oo. Apakaraming Pinoy na pumipilang, kinukuha nyo yung mga half-half ganyan. Yan yeah, po, walik sa pagpila, sabi baby. Hindi na pipila dyan. Yun, te, ikaw, ano yung pang-apat mo? Medyo napahaba tayo doon. Pang-apat pa lang ba to? Pang-apat yes. ko pa lang to? Pang-apat ko siguro is yung ano, utang na loob. Yung pagtanaw ng utang na loob. May ganyan parang din ako. Oh. Yun, toxic siya kasi parang sabi ko, di ba pwedeng maging mabait lang? Parang ganun. Kasi yung utang na loob, parang something siya na hindi mo na babayaran. Parang lagi, siya yung mga bagay na laging ipapamukha sa'yo. Parang ganun. Yun yung, kaya siya nagiging toxic sa'yo. Kuwari, ano, pinahiram ka ng something. Tapos parang forever na siyang, forever ka nang may utang na loob doon. Parang ganun. Kuwari, pinasingit ka sa isang pila. Di ba? Parang ganun. Parang ang kailangan mangyari is kailangan kong mabayaran yun na same level. Parang, yun yung thinking natin na, pinapila niya ako. So, dapat, ano, eventually, may utang ako sa kanya. Eventually, kailangan ko siyang bayaran. Hindi ko gets kung, hindi ko gets kung bakit. Babawi ka na, parang, ay, bakit kailangan babawi ako? Oo, kailangan bumabawi agad. Hindi pwedeng, walang kapalit. Parang maging ganun, gorgeous lang. Oo, lahat ng gagawin mo, walang kapalit. Parang ganun. So, sa office, parang ganun. Parang, yung parang na-experience ko na parang kunwari may na-request ka na favor parang gano'n. Tapos parang ini-expect ka na darating yung panahon na kailangan kong bumawi dun sa favor na na-request sa'yo. Parang gano'n. Sa favor na ginawa ng tao na to. Kung hindi man ngayon, in the future, no? Yes, so in the tapos, future. Kapag kunwari, minsan sa pamilya ganyan din, no? Parang, wala kang utang na loob! Totoo. Ayaw. Wala ka. Pinaaral kita. Yung ibang at lalo yung parang, yung tita mo yung nagbigay sa'yo ng ganito. Parang nagbigay ka ba talaga dahil gusto mo? Parang yun nga, magbigay ka nga ng gusto mo dahil hindi kailangan may ibalik sa'yo. Yung totoo. Akin, te, hindi utang na loob eh. Utang. Diyan. Utang. Oo. Parang okay lang sa akin umutang. Parang, ako kasi hindi ako masyado umutang eh. Ako parang din. Ayoko din. Nahihiya ako. Ako nahihiya ako. Saka, kapag hindi ko afford. Mm-hmm. Wala nga akong credit card eh. Kasi utang din yun eh. Mm-hmm. Diba? Hiram ko muna. Mm-hmm. Parang pag hindi ko kaya. Tapos parang feeling ko may other ways para magkapera. Nang hindi utang. Saka ayoko din yung nagpapautang te. Sabihin nyo ng kuripot ako. Oo. Parang sabi nga daw nila, ibigay mo yung kung magpapautang ka, ipautang mo yung feeling mo. Okay lang. Kaya mo mawala sa'yo. Oo. Totoo. Kasi actually, ang pangit ng utang culture sa atin, hindi, ito pa, wait. Ang pangit ng utang, kasi parang, ikaw na nga yung may utang, ikaw pa yung nagagalit pag sinisingil ka. Yes, totoo. Yung culture sa saka yung culture na kailangan ka pang singilin. Yung para utang sa akin, talaga in general, ayoko siya kanya. Para sa akin kasi, parang kulwari mangungutang ka, kaya mong lumapit. Bakit kapag magbabayad, bayaran na, hindi ikaw yung lumapit. Kailangan pa yung nagpautang yung lumapit. Kaya ako, nahirapan din akong, kaya ko magpahiram naman, pero nahihirapan ako maningil. Parang ganun. Oo, nakakayang maningil. Nahihiya ako maningil. Kasi parang yun nga, ang point ko is, ano, lumapit ka naman sa akin nung kailangan mo ng pera. Bakit nung ano, kailangan mo lang ibalik. Iintay mo pang ako yung lumapit. Yung parang ako pa yung may utang sa'yo. Parang ganun. Parang medyo toxic din yung nahihiya tayong maningil. Yes. No? Oo, pero bakit oo. Ganun? Bakit tayo nahihiyang maningil? Kasi nga, no? Parang, hindi ko alam. Ako nahiya ako talaga. Hindi, wala sa personality ko yung maningil. Hindi, parang wala talaga sa personality ko yung maningil. Parang ayok. Siguro kasi hindi natin masyadong pinag-uusapan din yung pera. Parang ganun. Na, ano eh. Wala, yes. Parang yung Filipino in general, yung parang yung pera iba. Kumpara yung sweldo mo nga, itatago mo kung magkano. Oo, totoo. Parang hindi nga daw positive yung ano natin sa pera. Mm-mm. Hindi siya, ano,
May nasa kaya... ako, napakinggan ako na ganyan eh. Oh, kaya kapag ka, ayun, ako hirap na hirap talaga ako maningil. Siguro masisingil lang talaga kita kung sobrang close na natin. Tapos, kailangan ko ng pera. Pag kailangan naman. Oo. At saka yun, hindi ako shout out po sa may mga utang sa akin na hindi ko pa masingil-singil. Eh, parang may utang ko sa yung college na 100. Hindi ko na nabay. Malaki ng tubo nun. Yun, may utang din sa akin ng college, hindi na nagbayad. Yan ang apo. Yun din, saka parang minsan nasa ano din, no, level ng, ikaw ba, mas gusto bang mangutang sa hindi mo close o sa close mo? Medyo Ang hirap. Ang hirap, no? Parang minsan, kare, sa hindi mo close, sa banko na lang ako mangungutang kasi mapipilitan akong magbabayad ako o kaya company na naglo-loan. Pero pagka-close mo, no? Hanggat kaya ko siguro, hindi ako mangungutang sa ka-close ko. Parang ganun. Hanggat kaya ko, hindi ako basta-basta mangungutang. Parang ganun. Kasi responsibilidad din yun eh. Yun siguro din yun na-instill sa akin ng kasi kami rin naman sa family namin, hindi kami mahilig mangutang eh. Hindi ko nakita yung parents ko na ganun. So parang yun din yung na-instill kasi sa akin na parang responsibilidad mo yan. Kunwari, parang pag may utang ka, kailangan mong bayaran, kailangan mong balikan. Yung utang ha, pera. Na inutang hiniram. Parang, ako naman tibaligtad, parang ayoko nang i-repeat yung mga mistakes naman ng parents sa pag-uutang. Kasi parang ako natotoxic. Minsan, hindi mo utang, babayaran mo. Oo. Gets mo? Toxic talaga. Tapos kasi, minsan kasi lumalaki pati. Lumalaki yung utang. Tapos, minsan ayaw ko yung nagkakasugurat. Putang inang pera yan talaga. Wala pa naman ako na-experience. Yung mga kapitbahay na siya. Oo. Diba? Nagkakasugurat. Saka kasi marami nag-aaway-aaway. Nakakasulian ng kandila. Kandila. Okay lang yun. Baka naman mga inaanak mo yun na hindi mo kakilala. Yun lang yung panlima ko. Meron ayun ka pa yung panlima ba? Mo. Oo. Sa akin siguro ang pinaka last ko is siguro na-experience yun ng marami na ang mga anak ay ginawang... Ay, nakalagay pala sa akin din. Pero nakalima na ako. Oo, yun. Ang mga anak ay ginawang investment. Insurance, investment. Na parang, yun, responsibilidad. Parang makikira. Parang basta makagraduate ka, responsibilidad mo na yung pamilya mo. Which is, hindi masyadong okay. Parang ganun. Kasi parang kailangan mong bigyan ng choice yung mga anak mo. And as anak naman, kailangan mo rin naman sigurong parang one way or another, tumulong pa rin. Parang ganun. Pero hindi mo... yung tulong kesa dun sa parang iaasa na sa'yo lahat. Bilang, saka yung dinadaman. Oo. Yung parang utang ano. Oo, yung expected. Nag-iikot-ikot siya, no? Oo, yung expected kang mag-provide. Maging provider after mong graduate, maging provider kapag ka may trabaho ka na. Yun siguro yung isa sa pinaka-toxic. Kasi parang hindi nila din nakikita. May mga parents, na may mga family na hindi nila nakikita yung hirap din nung anak. Parang ganun. Kasi pero ang nakikita nila, kailangan mo nang tumanaw ng utang. It's time to give back. Kasi ito yung mga... Kumbaga, kung pwede lang na-compute namin yung nagastos namin sa'yo, parang ganun. Kaya mo bayaran pabalik. May ganun tayong kultura eh. Totoo. Na minsan... Papagod kasi ako yung pag-usapan, kaya parang... Oo. Minsan kasi... as a breadwinner. Minsan kasi okay lang. Parang may mga tao kasi na okay lang. Kung lang sa'yo, minsan okay lang. Pero darating kasi dun sa sukdulan, na parang sobra na. Ayun ko, kagabi ko ata yung nakita. Parang nakita ko lang sa Facebook, video siya. Parang usapan siya ng parang nag-uusap yung nanay saka anak. Na parang, anak, may pera ka pa ba dyan? Tapos parang ang sagot ng nanay, ang sagot ng anak ay, makakapadala ko lang nung 10K, parang ganyan. Tapos sabi niya, may emergency kasi, ganito, na may emergency kasi nakagat ng aso si Bunso. So nagpadala ulit si yung anak. Tapos, parang masama, yung eventually,
parang na-discover niya, nagpapadala siya ng pera kasi parang nasang layong yung bahay nila eh, nasang layong lupa nila. Papadala siya ng pera, padala siya ng padala. Mas isang beses, nalaman na lang niya na ano, yung pinapadala niyang pera, nagamit sa iba. Nagamit sa, kinasal yung kuya niya, parang ganun. Kinasal yung kuya niya, so nagastos daw nila sa kasal ng kuya niya. Tapos parang sabi ng nanay na ano, malaki naman yung sinesweldo mo dyan sa Maynila eh. Kayang-kaya mo naman ano, kayang-kaya mo naman yung ipunin. Tapos yun, hindi nila alam, yung anak nila may sakit na, may cancer na yung true anak nila. True to life nila. Yan. Hindi ko alam kung true to life eh. Pero yun yung nabasa ko. Baka MMK. Oo, tapos parang gano'n. Eh kasi parang, totoo naman na nangyayari. Hindi man cancer, pero totoo nagkakasakit yung mga ano. Pero, yun. Hindi ko alam kasi kung so super toxic ba siya na parang gano'n. Kasi parang minsan, ako parang bilang isang anak, di ba? Parang naisip ko rin, kailangan ko rin talagang ano, mag-give back. Kailangan ko rin tumulong. Pero, anong extent na ba? Ano yung ine... Ang siguro kasi minsan, ano, too much expectations ng parents na parang, kumbaga, ano na, inasa na sa anak yung kinabukasan talaga nila. Yun yung mali dun. Pero walang mali na tumulong ka. Bilang isang anak, walang mali na tumulong ka sa pamilya mo. Oo, te. Gets. Ang dami kong gusto sabihin, pero sige, wag na natin. Totoo. Toxic siya na ako naman, toxican din ako doon sa ayun, yung pag-asa sa yung inaasa na yung ano sa anak. Kasi parang magro-root yan sa bat ka ba nag-anak? Mm-mm. Tapos naiinis din ako sa yung ang dami-daming anak tapos hindi magtatrabaho tapos aasa sa mga anak. Mm-mm. Yun nga, yung ikaw din mismo. Parang ikaw, gusto mo rin naman tumulong as a... Mm-hmm. Pero parang ikaw din, ang dami mo din gustong gawin na mm-hmm. nare-restrict ka din gawin kasi parang kailangan mong tumulong, ganyan. Hindi ko ma-compose, pero... Oh, oo, parang affected ka doon. Hindi, toxic din sa akin yun. Hindi, marami rin ako mm-hmm. nakikita. Hindi lang, hindi naman ako din sobra kasi ako, gusto din talagang tumulong din. Pero totoo. Yun nga, minsan parang kahit gusto mo kang tumulong, wala ka naman na din. Parang mm-hmm. ikaw yung magsisikap na bakit ako lang yung kailangan magsikap? Totoo. Dumami ang income. Parang hindi ba mm-hmm. pwedeng tayong lahat? Para yes. Magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Bakit parang sa isa sa... Ayun din, yung sa, papasok din to sa strong family nice, yung nag-aasahan, yung mm-hmm. yung bakit may bread ito? Bakit may breadwinner? Di ba dapat breadwinners? Lahat mag ano... Mag-provide, lahat magtulong-tulong. Yes. Parang okay naman talagang tumulong sa parents. Eh. Parang ikaw na rin, ako parang ako, di ko rin naman din kaya na ako kayo mag sa sarili buhay, tapos sila yung mga... Oo, totoo. Ay, ya, parang, parang wala naman akong puso noon. Pero yun nga, tulungan tayo. Parang hindi lang isa. Laban pero may iba, kasi may iba kasi talaga na, yun nga, nakaasa. Yun yung... Oo, yun may mga nakikita din ako dyan. Saka yung parang hindi pinag-isipan yung andaming anak masyado. Yun nga, na parang dun sa isang episode ko with ano din, Lauren, na about, nabanggit ko din yun na parang huwag kayong mag-anak dahil isipin nyo ay walang mag-aalaga sa inyo pagtanda nyo, walang magpo-provide sa inyo. Mag-anak kayo kasi dahil kaya nyo silang i-providean at pag okay na sila, hindi ka nakaasa sa kanila. Yes. Parang kung kaya nga lifetime commitment yung pag-aanak eh. Parang hindi siya natatapos sa pag napag-aral mo na sila, sila na ang bahala sa'yo. Dapat hindi gano'n na talaga yung culture natin. Oh, lagi mo, maririnig mo yan lagi din sa mga ano no, sa mga gathering nyo, mga reunion na ba't di ka pa nag-aasawa, di ka pa nagpapakasal. Sino mag-aalaga sa'yo? Oo, pagtanda mo. Minsan kaya ko yung... sarili ko, sorry. Ah, pero minsan mapapaisip ka no, na parang, ay oo, kasi mag-aalaga sa'kin. Pero magpamatay na lang ako. Marirealize mo rin eventually hindi tama yung ganung thinking na kasi parang ginagawang burden yung sarili mo sa mga anak mo. Yun din, diba? Ayokong maging, kaya din parang ayokong mag-anak. Hindi pa naman 100%. Parang iniisip ko rin ayokong maging burden sa magiging anak ko. Parang dapat sobrang kaya ko. Mm-hmm. So, dapat sobrang kaya ko siya. Hindi siya talaga yung
dapat pinag-iisipan kasi kawawa din yung anak na yes. Iaasa sa kanya lahat. Sobrang kawawa. Sobrang kawawa. Eh, kaya ako very thankful din ako sa family ko na hindi ganun yung naging setup namin. Na parang hinayaan lang din nila ako, 'di ba? Yun yung ano namin. Siguro mahirap din pag panganay ka. Oo, sa panganay ata talaga yung ano, pinaka ganun ganun sila. Yung parang yung pressure na sa kanila to. Saka, to na-assume really mo agad eh kasi parang ikaw yung mas nakakakita, ikaw yung remember, ikaw yung nakakatanda, ikaw yung mas nakakakita ng reality na nangyayari. So parang yun nga parang dati iniisip ko, pwede naman akong lumayas na ng bala kayo dyan. Hindi mo kaya, te. Hindi mo kaya. Ayun, yung feeling family ko, naman. Feeling ko ganun yung nangyari sa amin ni Kuya eh. Si Kuya yung nagpapaaral mga ganun. Yung mga panganay talaga, dapat meron ding panganay's day. Hindi lang mother and father's day. Panganay in an Asian household. As a panganay. As a panganay. Talaga mabuhay ang mga panganay talaga. Ang dami kong mga friend. Kaya nga parang lagi ko tong iniisipan yung panganay episode. Pero baka magkaiyakan lang kami ng mga panganay friends ko. Pero sige te, in general, parang ang dami nating nabanggit na to conclude, charo, to summarize. Ang dami nating nabanggit na about family. Iwari yung utang na loob, net sa family din, ganyan. Yes. Yung pag, saka parang laging nag-root sa kung paano ka pinalaki din ang family mo. Like, yung yes. Filipino time, may nangyaring ganun sa akin. Tapos, ikaw parang ganun din, no? Nasa pagpapalaki din. Kaya siguro ang ano, kung gusto nating matapos tong mga toxic Filipino culture, magsimula ka sa sarili mo, sa atin. Yes. At kung may anak ka, may mga pamangkin ka, sabihan mo. Ako, ginagawa ko yan din sa mga pamangkin ko. Kumpara si Jiang Jiang, yung pamangkin ko. Yung magko-comment siya ng, ay, ang pangit. Ay, yung mga physical nga na nilalaid niya ng attribute. Bikibay, dapat hindi ganun. Yung yung ikaw din, tinuturuan mo sila. Kasi feeling ko yun yung kulang sa atin. At kaya din natin yun nadala kasi yung mga kilala nating nakakatanda, ganun din sila. Diba? Yung kaya natin siya dadala pagtanda natin, nakikita natin sa paligid. So yun yung ano ko dito, realization na kaya natin tong ito, kaya natin tong baguhin. One step at a time siguro. Yes, hindi siya biglaan. Start within yourself nga saka sa mga mahal mo sa buhay, unti-unti mo silang i-educate. Parang feeling ko medyo ganun nga ako na dito sa bahay na yes. Dapat hindi ganyan, dapat dito. Parang ganun. Ikaw, te, anong na-realize mo dito sa ating kudaan? Ako, kasi na bring up yung topic na to, nag-consult nga ako sa friends ko, di ba? Tapos parang isang nga rin na naisip namin na possible din siya na ano na gawa rin ng sistema yung mga available services na nasa atin. So it will parang pwede mo ring i-lead siya dun sa ano na cost yung government, 'di ba, na kunwari yung sa babae hindi mo mapaupo sa sasakyan kasi pangit yung transportation services natin. 'Di ba, hindi naman mangyayari yun kung maganda yung transportation services natin. Tapos yung mga reproductive health kasi nga sabi mo yung masyadong maraming mag-anak, yung mga ano educational system na meron din tayo kailangan nating i-improve. So yung mga ganung bagay, both kasi siya na ano na innate sa family, pero at the same time meron ding responsibility yung government to help us na bawasan yung mga toxic Filipino culture na meron tayo. Kumbaga, kung meron tayong maayos din na serbisyo, na kunwari, yan, para hindi maging investment yung anak, kung maganda yung pension services siguro na meron tayo, hindi ganun yung mangyayari, di ba? So, yun, tingin ko, ano, malaking part pa rin ng culture natin yung influence ng government. Yun, so, kung gusto rin nating baguhin to, kailangan natin pumili ng mga taong na nasa maayos na pwesto. Magluklok tayo ng mga taong karapat dapat sa pwesto na alam natin magdadala talaga ng pagbabago sa atin. Yun, iboto natin si Dustin Ibanez sa susunod. Hindi. Yun lang. Wala lang. Kasi, parang kasi, makakatulong din talaga sila na mabago yung mga toxic cultures natin. Kasi nga, culture leaders natin sila.
Diba? Pero yun din, ang hirap din kasi laging iasa sa gobyerno. Kaya parang ayun ang ano ko sa akin, magsimula ka sa sarili mo saka sa mm-hmm. mga tao nasa paligid mo. Mm-hmm. Kaya din siguro yung Japan, no? Parang dahil maayos yung government nila, ang discipline nila, mm-hmm. yun nga yung sa oras, di ba? Mm-hmm. Parang nagsa-start din talaga doon sa mga mataas. Mm-hmm. Kasi sila yung mga ano, leaders mo eh. So, mm-hmm. sila yung nilulook up din ng mga tao. True. Pero yun, marami, may medyo, ano eh, medyo connect-connecta yung Filipino culture, yung culture and yung mga nangyayari sa atin. Yun. Totoo. So, ayun, mga kakuda, sana na-enjoy nyo itong episode na to at di kayo na-toxican sa amin. Kasi ano baka sabihin nyo, di baka sabihin nilo, toxic Filipino kayo nga dyan, rant ng rant. Oo, rant ng rant. Toxic, naman tayo na, toxic din pala tayo. Pero ayun, sana na-enjoy nyo pa rin. Saka ako, meron din kayong gusto nyo pang i-share. Kasi tig 5 lang kami ni Dustin. Baka meron kayo din mga toxic Filipino cultures. I-share nyo sa amin sa comment section. At ito, yun nga, you can pag-share nyo to sa Instagram nyo. I-tag nyo kami sa @kudaserye. @kudaserye. At just a Berilia. Yes. And if you like this episode, you can listen to Kudaserye on Spotify, Apple Podcast, and Google Podcast. Yes, of course. And kung meron kayong mga gustong i-share sa amin, may mga letters kayo, mga tula, or kung ano-ano pa na gusto nyong i-share sa amin, at pwede namin pagkudaan, pwede nyo siyang i-share or i-send sa amin sa aming Facebook page, sa Kudaserye na Facebook, after podcast na Facebook group. And saan pangalan nila, pwede itong i-share. Just, hindi ko pa rin kabisado. Dasty, dito nila ito pwede i-share sa tinyurl.com/kudaseryeknmt. Please naman may mag-send na ng oo, kahit para may pag-usapan letter. Naman gusto, kami. Oo naman, gusto namin nang may basahin dito. At you can also watch this video on YouTube. Subscribe to my channel, Jazz Aberilia. Yes, and share this. Oh. Huwag niyo kalimutang i-share tong mga podcast namin. And paulit-ulitin yung pakinggan at i-share pa sa ibang tao yung iba pa lang episodes ng Kudaserye dahil marami kayong matututunan dito and mag-e-enjoy kayo sa aming mga kudaan. Yes. Ayun na, Dustin. Thank you for this conversation room. So, at thank you sa mga sponsors. Parang seminar. Kaya nga, napaseminar tayo dyan eh. May Lazada ng presentation. Shopping. Totoo. Yes. So yun, te, bye! Ingat! Bye-bye! Thank you! See you soon, mga kakuda! Hi, kakuda! Isa ka rin bang podcaster katulad ko? Alam mo ba na pwedeng tayo ditong kumita sa pagpa-podcast na ito? Alam mo yan? Kung hindi mo pa alam, ito na. Sinasabi ko na sa'yo. At kung gusto mo rin mag-earn kahit konti lang from podcasting, mag-join ka na sa Podmetrics. Pumunta ka lang sa podmetrics.co at doon mo makikita ang ibang mga brands na naghahanap din ng mga podcast katulad ng Kudaserye kung saan pwede nila tayong gamitin. Gagamitin lang nila tayo ganun sa pagpapromote ng mga products at pwede silang makipag-partner sa atin at tayo din ay pwedeng maghanap doon ng mga brand partners. Ano pang hinihintay mo? Use my code Kudaserye. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Podcast.